What's up? Good day mga boss! Motovlogs nga pala. So kung bago lang kayo dito sa channel ko, i-hit nyo muna yung subscribe button and click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo kapag may bago tayong video. So yun mga boss, wait lang, parata lang tayo. So yun mga boss, siguro yung isang mga boss ko dyan, pabilyar na sa lugar na to. Alam nyo siguro kung nasan tayo ngayon mga boss. So sa mga di makakalam, so dito ginaganap yung Matamira. Ayan, ayan, dyan. So ano nga ba yung Matamira? Sa mga di makakalam kung ano yung Matamira, yung Matamira ay nagbebenta sila ng mga repossess o yung mga second hand motorcycle. So yan. So kung gusto nyo magka-idea, kung gusto nyo makita yung vlog ko doon mga boss, lalagay ko yung link dyan sa baba sa description. So click nyo na lang yun para mapanood nyo. And click nyo na rin yung subscribe button mga boss para ayos tayo dyan. So ayun na nga mga boss. So dahil nga maraming nanood ng vlog ko noon sa Matamira, halos na sa 108k views na ata yun. So maraming nagkaroon ng interest. So maraming interesado. So maraming nag-comment, nag-PM sa akin, nagtatanong kung kailan ulit magkakaroon ng Matamira. So etong video na to mga boss, eto na nga yung update natin at eto na nga yung sagot sa mga tanong nyo kung kailan magkakaroon ng Matamira. So kailan nga ba ulit magkakaroon ng Matamira? So magkakaroon ng Matamira mga boss this month of December. So ngayon December mga boss, December 2019. So kung gusto nyo malaman, kung interesado kayo, mamaya sasabihin ko sa inyo yung exactong date kung kailan nga ba gaganapin yung Matamira. So dito ulit yan mga boss, dito sa lugar na to. So stay tuned lang kayo sa video na to, mamaya sa pag-uusapan natin yun mga boss. So ayun nga mga boss, ayun lang yung pag-uusapan natin ngayon. Update lang sa parating ng Matamira ngayong December bago matapos yung taon. So pag-uusapan din natin mga boss yung mga nag-comment, yung ilang nag-comment ng negative sa vlog ko ngayon. So yun nga yung vlog ko sa Matamira, nandiyan yung link sa baba mga boss kung gusto nyo mapanood. May mga nag-comment kasing ilang mga negative, so sasagutin ko lang yung mga comment nila. Wala naman akong problema doon. Wala naman sa akin kaso yun. Kumbaga, i-defense ko lang yung side ng Matamira kasi maraming nag-comment na talagang tama naman pala mga boss. Tama naman yung mga comment nila. Kaso nga lang mga boss, may kulang sa sinabi nila. Hindi kompleto yung sinabi nila. So, kumbaga, yun. I-explain ko lang sa inyo mga boss para mag-guess nyo. So, yun. So ayan na mga boss, dito na ako sa bahay. So, pero yung ginanap yung video na yun, ninapanood nyo kanina, 2 days na yung nakakalipas. So nilagkasakit kasi ako mga boss, kaya ngayon ko lang nagawa yung kasunod. So ayan na, before natin pag-usapan yung eksaktong date, bago ko ipakita sa inyo yung conversation namin nung tropa natin na nagtatrabaho doon, gusto ko muna ulit sa kanya magpasalamat kay Mark Christian. Ano yung pwede namin? Albinto. Yan. Maraming salamat sa'yo, Boss Mark. Kasi siya yung nag-update, nagsasabi sa akin kung final na yung date, kung kailan gaganapin, kung ready na ba, kung okay na lahat. So, siya yung nag-update sa akin. So, yun na nga. Papakita ko na sa inyo yung conversation namin, yung napag-usapan namin. So, wait lang mga boss. So yun mga boss, ito na nga yung conversation namin ni nung source natin na nagtatrabaho doon sa Matamira. So ito yung tinanong ko siya. So yan, lalagay ko na lang sa screen mga boss. Yan, para makita nyo din. Yan, tinanong ko siya kung kailan ulit magkakaroon ng Matamira. Then ang sabi niya, December 16, 17, 18. Ata. So parang hindi pa sure.
So, after nun, sabi ko sa kanya, sige pre, pag sure na, sa December 16, 17, 18, update na lang niya ako, sabi ko sa kanya. Tapos, yung sinabi niyang hindi pa sure, ayun yung hindi pa sure yung mismong date, yung 16, 17, 18. Hindi pa sure. Pero yung Matomura is sure na magkakaroon sa December nga. So ngayon nga yun, ngayon December. December 13 na ngayon mga boss. So ayun, ito yung kung mababasa nyo, yun yung sabi niya. So oh, pre, sige, pero meron talaga Matomura sa December. So ibig sabihin sure na merong Matomura. So ayun, after 5 days mga boss, nag-chat siya sa akin, tapos may sinend siya na sa aking video, which is ayun nga yun mga boss yung napanood nyo sa intro. So yun nakita nyo. So ayan, ito yung combo namin, lalagay ko ulit sa screen. Tapos ayun yung sinend niyang video, makikita nyo dyan. Tapos ito yung sabi niya, pre, ayan yung mga pinipilian namin. So yun yung mga motor na pinagpipilian nila. So 2,000 mahigit na motor yung pinagpipilian nila. Not sure, hindi ko lang alam mga boss kung gaano karami yung i-display nilang motor doon sa Matomura. Tapos tinanong ko siya mga boss, eto, ayun ulit yung combo namin. Tinanong ko siya kung sure na talaga, sabi ko sa kanya, tinanong ko kung sure na yun. Tapos ang sabi niya, eto, ayan, basahin nyo, sa sure na daw sa 17-18, December 17-18 mga boss. Sure na yung Matomura. So 2 lang ulit siya mga boss gaganapin. So ngayon ay December 13, 14, 15, 16, 17. So meron pang 4 days mga boss before mag-start yung Matomura. So ang araw na yon is Martes. So Lunes magre-ready, i-display na daw nila yung mga motor. So kung may mga taga-kabanatuan dyan, kung madadaan kayo doon ng Lunes, makikita nyo na yung mga motor na inaayos doon, na dinidisplay na. So 17 Martes, so yon game na mga boss. Didisplay na, nakaayos na lahat doon. Mamimili na lang kayo kung ano yung gusto niyong bilhin. Mas solid yung mga motor na makikita niyo doon mga boss, kasi nakita niyo naman sobrang dami ng motor na pinagpipilian nila, and talagang pinipili nila yung mga unit na ibebenta nila. So ayun mga boss, sa mga gustong pumunta, so markahan nyo na yung kalendaryo, no? Kalendaryo nyo, 17-18, December 17-18, 2019. So malapit na yun mga boss, 4 days na lang, wala nga ngayon. So ayun, kita-kits tayo doon mga boss sa 17 at 18 December. So 17 pupunta ako doon, siguro mga 12 or 1, yung mga ganon, para mag-vlog. May pakita ko rin sa mga boss ko na hindi makakapunta doon. So yun, kita-kits tayo doon mga boss ng 17 at 18. So eto na nga yung mga nag-comment doon sa may last vlog ko na Matomura, yung mga negative comment. So halos pare-parehas lang naman sila ng sinasabi. Yan, lalagay ko na lang sa screen lahat mga boss para makita nyo. So yan yung mga sinasabi nila. So parang sinasabi nila na walang kwento yung mga motor, sira na daw yung mga motor doon, hindi na daw mapapakinabangan, ganyan-ganyan. Basta madami silang sinasabi. Tama naman yung mga sinasabi nila mga boss. Kaso nga lang, may kulang nga. Yun nga yung sabi ko. So, hindi ko naman maitatanggi mga boss na talagang yung ibang unit doon ay mga sira na. So, totoo naman, talagang hindi na mapapakinabangan. Pero hindi naman nila nasabi na may mga ibang unit doon mga boss na talagang okay pa na mapapakinabangan, na unti lang nga ayusin. Eh gawa na. Meron nga ako dyan solid na boss ko na nag-comment na ang sabi niya, eh kung bibili ka daw sa mga ganun, pwede piyasahin mo na lang, or kailangan daw talaga kung bibili ka, sanay kang tumingin sa motor at alam mo kung magkano yung magagastos mo sa motor na bibili mo, para alam mo kung magkano yung mauubos mo. Halimbawa, may unit ka na inuha, nakita mo na isira, tapos alam mong i-estimate yung gastos or yung magagastos mo. Yun, ulit-ulit lang. Yung magagastos mo para mabuo yung motor na yun. And then sabi niya, hindi naman daw sapilitan yung pagbili doon, yung mga nagko-comment daw ng mga
walang kakwenta-kwenta, eh huwag na daw mag-comment. So yun, hindi ko lang makita yung comment niya, nakalimutan ko yung pangalan. Pero salamat sa iyo. Tama yung sinabi mo na yun. So yun, kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo mga boss na pag pupunta tayo sa mga ganun, lalong-lalo na sa mga second hand, yung mga ganun niya na repossess, magsama tayo ng mekaniko kung hindi natin alam tumingin ng motor, kung buo pa or sira na. So yan, lagi nyo tatandaan, magsama kayo ng mekaniko para masureball. Saka kung wala naman kayong maisama pero gusto nyo talagang bumili, ang lagi kasing madalas ginagawa namin pag bumibili kami ng motor ay tinatadyakan namin yung padyakan niya. Hindi yung motor yung tatadyakan nyo, yung padyakan. So pag okay pa siya tadyakan, so okay pa yon. O maganda pa yung makina nun, pwede pa yung mabuo kung may onting sira man. So kung after nun na matadyakan nyo is maganda pa, pwede nyo din i-check yung spark plug niya, yung kwako. So pwede nyo din hugutin yung kwako niya tapos itapad niya sa bakal, tingnan nyo kung may kuryente pa. So kung may kuryente pa yung kwako, yung sa may ilagayan ng kwako, kung may kuryente pa, so may possibility na umandar yung motor na makukuha nyo. So after nun pwede nyo itry kung umaandar, and then kung ayaw umandar, pwedeng ang sira lang nun is marumi yung carburetor. So kung may kuryente siya, napapadyakan na maganda tapos ayaw umandar, pwedeng ang sira nun mga boss is yung carburetor lang. So madali lang naman maglinis ng carburetor mga boss. Basic na basics lang yun. So yun lang, dinepense ko lang yung side ng Motomura kasi hindi naman lahat ng unit nga na makikita natin doon eh sirana. Marami kong kakilala na nakabili na ng motor doon na mura lang pero naibibenta pa nila. So katulad noon ni Mark, yung source nga natin doon na nagtatrabaho doon. Alam ko may dalawa siyang motor na siya na galing doon. Ngayon buo na at binibenta niya sa mas malaking presyo. So ganun, lalo sa mga nagba-buy and sell, pwedeng-pwede kayong pumunta doon. So ayun mga boss, yun na yung final date natin sa 17 at 18. December 17, 18. Yan, dalawang araw lang siya ulit mga boss. So, yung location pala niya mga boss, sa Barangay H, Concepcion, Cabanatuan City, Nueva Ecija. So, kung gusto niyo siyang makita ng madali, pumunta lang kayo sa SM Cabanatuan. Malapit lang siya doon. Siguro mula ka SM Cabanatuan hanggang doon sa mismong ginaganapan ng Motomura, mga 150 meters. So ganun lang yung layo niya mga boss. Barangay H, Concepcion, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ayun yung eksaktong address. Ayun yung address o yung lugar kung saan ginaganap yung Motomura. Katabi lang siya mga boss ng KFC. So ayun mga boss, before ko tapusin itong vlog na to, gusto ko muna shout out yung mga nagpapa-shout out. So ito, shout out kay boss Jerry Gonzalez, yan, from Quezon City. Shout out sa iyo boss. Yan. Kay Luke at Minaw, Justin. Shout out sa iyo boss. Kay Gian Rojas. Salamat boss, shout out sa iyo and always ride safe. Kay Paul Eugenio, yan, shout out sa iyo. Salamat sa panonood ng video ko lagi. Maraming salamat sa iyo, Paul Eugenio. And kay JR Bersamina. Ayan, solid subscriber. Maraming salamat sa iyo, boss ko. Solid boss ko yan. Kay JR, lagi kong nakikita, nagko-comment siya. Salamat, boss. Kay Roniel Gipanaw. Ayan, boss. Shout out sa iyo, boss. Maraming salamat sa suporta. Kay Mark Gerald Depadua. Ano ba to? Depadua. Yan basta. Shoutout sa'yo, boss. Maraming salamat. So, yun lang. Kung gusto nyo magpa-shoutout, comment kayo sa baba. Shoutout ko kayo sa next video natin. So, yun. Kita-kits tayo doon, mga boss. Sana makapunta kayo. Sana may makapunta sa inyo na boss ko sa parating ng Motomura this month of December 17, 18, 2019. So, kung sakali lang, baka lang may boss ko na pumunta doon.
So, sana ma-meet ko kayo para makapagpasalamat ako sa inyo ng personal. So, yun mga boss. Nandito na lang. Dito na lang tutatapos yung video na to. Update lang naman to mga boss sa parating na matumura. So, wait nyo mga boss yung vlog natin. Kung hindi kayo makakapunta, hintayin nyo na lang yung vlog natin sa 17. 17 ng gabi, baka may upload yun. So, masolid yung parating ngayon na matumura. Sure na mas magaganda yung mga unit na makikita natin doon. And siguro, baka lang, mas mura yung mga unit ngayon. Mas lalong mas mura pa kasi December, magpapasko. So, kaya baka mas solid talaga yung matumura ngayon. Saka, nakakausap ko din naman yung tropa ko doon. Yun din yung sinasabi niya sa akin. Na talagang maraming unit na magiging ng bago. So, yun mga boss. Hanggang dito na lang. Dito ko natatapusin yung video na to. So, please like, comment, and subscribe. So, yun mga boss. Peace out.